Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumuspos sa obispong si San Carlos Borromeo upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan sa simula pa'y hinirang na niya. Ibig bang sabihin ngayot natisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga Hentil ang kaligtasan. Nang sa gayoy mangimbulo ang mga ito, ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga Hentil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuang bilang ng mga Hentil.
Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat, magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hentil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ano kayang mangyayari kung hindi ako natulungan nitong aking Panginoon? Marahil ang aking buhay tahimik ng malilibing kasama ng mga patay. Kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan. Kamuan ko'y tularan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa ito.
at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maari bang ibigay niyo ang upuang iyan sa mga sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag inanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. O, pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Yan. O, palakpakan natin ng Panginoon sa araw na ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, nakatungtong tayo ng November. Amen? Salamat sa Diyos, mahal tayo ng poong Nazareno. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Tanungin mo, sabihin mo, kaibigan, mahalaga ka ba? Yeah, bakit? Aminin man natin o hindi, ang sarap kung meron kang sinasabi sa komunidad, sa lipunan, at kahit saan man. Iba ang dating, no? Halimbawa, ay, iyan po si Mayor. Ay, bigay kay Mayor yaan, yung pinakaanong upuan. Hoy, iyan, no? May sinabi. Dito yan, no? Ah, iba ang pakiramdam kapag ikaw ay isang taong mahalaga, no? Somebody, ika nga, you are somebody. So, balit tayo pinapaanyaya, pinapaalalahanan ng Panginoon, huwag kang maging somebody. Huwag kang masyadong maging mahalaga. Bakit? Sapagkat may mga taong mas mataas pa sa iyo. May mga tao na mayroong silang karangalan na masigit sa iyo. At para maiwasan ang iyong kahihiyan, tayo inaanyayahan ng Panginoon na tayo'y magpakababa. Sabi niya'y magpakababa. Mas malakas. Saan galing ba ang salitang pagpapakababa? Yan ay galing sa salitang baba. Hindi baba, ha? Baba. Yan, yung inaapakan natin yan ng baba. Sa Latin, humus. Sa Tagalog ay lupa. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, mula ka sa lupa. Babalik ka rin sa lupa. Yan. No? Sapagkat ay tinuturoan tayo ng mahal na Panginoon, ikay magpakababa. Bakit? Sapagkat ikay, kapag ikay napakataas ng iyong tingin sa sarili, kapag napakatayog ng iyong pananaw sa buhay, baka isang araw ikaw ay lumagpak. Amen? Natitinuturo magpakababa ka. Bakit? Sapagkat kapag ang isang tao ay taong mababang loob, marami yang kaibigan. Amen? Kapag ang isang tao ay merong kababaan ng loob, nako, kahit saan pumunta yan, nako, marami pupunta dyan. Subalit kapag ang tao ay mayabang, ay nako, no? Anong sinasabi natin? Nako, ang hangin naman ito, no? Ang lakas ng iyong dating kaya nag-aalisa ng mga tao. At yan ang tinuturo ng Panginoong Jesus, magpakababa tayo. Sapagkat ang nagpapakababa ay itataas ng Panginoon.
at ang nagpapakataas ay ibababa ng Panginoon. Amen? Itong binabanggit ng unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Anong sabi ni San Pablo? Binanata ni San Pablo ang kanyang mga kababayang Israelita sapagkat si San Pablo isang Hudyo din. Ang tingin nila sa kanilang sarili, sila lang ang maliligtas. Ang tingin nila sa kanilang sarili, sila lang ang mga anak ng Diyos. Pero dun sila natalisod. Dun sila nadapa. Bakit? Sapagkat nung dumating ang Panginoong Hesus, hindi nila tinanggap kung sino at ano na Hesus. Hindi nila matanggap na itong Panginoong Hesus na nasa piling nila ay isang sinugo ng Diyos Ama. Subalit, ang mga Hentil, ang mga hindi Hudyo, sila ang tumanggap kay Hesus. Kaya sa pagkatingin ng mga Hudyo sa kanilang sarili bilang mataas na nila lang, doon sila natalisod. Subalit sa pagkatalisod nilang iyan, may kabutihang nangyari. Bakit? Nabuksan ang pinto para sa mga hindi Hudyo para mayakap ang Diyos sa pamamagitan ni Hesus. Amen? Ipinapakita dito ng unang pagbasa, no? Na bagamat si Hesus ay isang Diyos at siya'y isang Hudyong katulad nila, ipinakita dito ng unang pagbasa na ang Panginoong Hesus ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Siya ay para sa lahat. Amen? Sapagkat sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, bagamat si Hesus ay Diyos, isinantabi niya ang pagiging Diyos, naging taong tulad natin maliban sa kasalanan para makapiling natin. Walang ibang pinakamagandang modelo ng kababaang loob kundi ang ating poong Hesus Nazareno. Amen? Kaya nga sa mabuting balita, yan ang pinapaalala ng Panginoong Hesus, magpakababa tayo. Kung titingnan natin ang imahe ng poong Hesus Nazareno, bitbit niya ang krus at siya'y nakaluhod dahil sa bigat. Kung tutuusin natin, hindi dapat ganyan ang itsura ng Panginoon, bakit siya'y Diyos eh, siya'y makapangyarihan. Subalit dahil sa kanyang kababaang loob, tayo ay naligtas sa pamamagitan niya. Sapagkat ang pagpapakababa ay may kapatid. Anong kapatid ng pagpapakababa? Pagiging masunurin, obedience. Kaya tayo napunta dito sa simbahang ito, dito sa pambansang dambanang ito, dito sa basilikang ito, ay hindi lamang tayo ay hihingi ng panalangin. Hindi lang tayo napunta dito upang tayo ay humiling ng tulong sa Poong Hesus Nazareno, kundi tayo ay napunta dito sapagkat gusto nating maging modelo ang Panginoong Hesus Nazareno. Amen? At siya na magandang matututunan natin sa ating santo ngayong araw na ito, si San Carlos Borromeo. Sabihin natin na ang santong ito, ang kanyang buhay ay medyo nakaka-iskandalo. Bakit? Sapagkat siya ay pinanganak sa isang dugumbughaw, Medici, sa Italia. At the age, take note ha, at the age of 15 or 14, naging cardinal siya na hindi malang nagiging obispo. Bakit? Tsuhin niya ang Santo Papa. Mayaman na mayaman siya. Subalit dumating ang panahon na nakita niya ang hindi magandang nangyayari sa simbahan, kaya nagkaroon siya ng pagbabagong puso. Mula sa isang taong marangya, siya'y nagpakababa. No? Isinantabi niya ang mga makumundong mga bagay-bagay para maglingkod sa inang simbahan. Amen? Nireforma niya ang simbahan.
Nagkaroon ng mga Sunday classes ng mga bata, yung katekismo, no? Nagkaroon ng mga seminaryo ang gustong maging pari. Nagkaroon ng kaayusan sa diocese sa Milan nung siya'y naupong arsobispo. Subalit kahit maganda ang kanyang ginagawa, may mga taong hindi nakaintindi sa kanyang ginawa. Kaya nga siya ay pinagtangka ang patayin, siya ay binaril, pero himala na hindi siya nasaktan at hindi siya namatay. Napakasipag ng obispong ito. Napakasipag ni San Carlos Borromeo. Kaya siya itinagurian na patron ng mga seminaryo, ng mga obispo at ng mga katikista. Subalit at the age of 46, siya ay namatay dahil sa kanyang pagod, no? Subalit itong santong ito, nakita natin ang kanyang kababaang loob. He was somebody then, mayaman na mayaman siya. Subalit isinantabi niya yan at siya ay naglingkod sa simbahan ng buong puso, ng buong buhay niya. At yan din ang hinahamon sa atin ngayong araw na ito. Oo, tayo hinahamon ng ating pong Jesus na Nazareno na magpakababa. Sapagkat pinagpapala ng pong Jesus na Nazareno ang mga nagpapakababa. Subalit hindi sapat ang magpakababa. Tayo din ay inanyayahan ng pong Jesus na Nazareno na tayo ay maglingkod. Hindi lamang sa Kanya, kundi maglingkod tayo sa ating kapwa-tao, lalo't higit ang mga taong nasa laylayan ng lipunan. Amen? Unang Sabado ngayon, namimintuho tayo sa mahal na ina. Iyan ang hilingin natin sa mahal na Birheng Maria. Yan ang hilingin natin sa ina ng pong Jesus Nazareno. Sapagkat ang mahal na ina ay punong-puno ng kababaang loob. Nang dumalaw sa kanya ang anghel, ano sabi niya? Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Sana'y katulad din ng mahal na Birhen, tayo'y matutong sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Maging bukas tayo sa kanyang magandang plano. At hilingin natin ang panalangin ni San Carlos Borromeo na nawa, tuwangan niya tayo sa ating pamumuhay bilang isang mabuting Kristiyano, bilang mabuting deboto ng pong Jesus Nazareno. At lagi nating tatandaan, sa pagpapakababa, pinagpapala tayo ng pong Jesus Nazareno. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang nasa langit upang matutuhan natin ang kahulugan ng paglilingkod mula sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Bilang simbahan, tayo naway lumabas mula sa ating sariling mga mundo para maglingkod sa kapwa ng may pagmamahal na hindi tinitingnan ang sarili. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway ibigay ang kanilang pinakamagaling na paglilingkod sa mga tao kesa unahin ang sariling kapakanan. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Atin nawang maipakita ang ating pasasalamat sa mga taong naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway tumanggap ng kalinga
at paggalang mula sa kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Yaong mga nauna nang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa kaharian ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Panginoon naming Diyos, hindi madali ang tumulong sa kapwa, lalo na kumabagat at mabigat itong gawin. Matutunawa kami kay Jesus na lagi handa sa kaninumang nangangailangan ng tulong at bigyan mo kami ng lakas na magawa ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayin mong aming mga alay ay nanasa iyong dambana ngayong si San Carlos ay aming ginugunita. Ipagkalumon dito'y aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan, pahundangan sa bigay mo sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulang, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mo dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghemong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pagsasawak ng katawan ng dugo ng aming Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras po ng ating finance office mula Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, at tuwing Biyernes mula 5 ng umaga hanggang 8 ng umaga sa finance office dito po sa ating BPI entrance. May karagdagan discount sa mga bulk orders. Marami pong salamat. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos ng may pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, dating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumawat ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at lahat ng mga kaluluwang walang nakaaalala. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin, kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumhan ng kasalanan upang sila ay marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyaon mo sila mula sa purgatory, bigyan ng buwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katuwuan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesús Nazareno. Viva! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin.
aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.